pag-aaralan pa raw ng IATF kung papayagan na mukahin ng Department of Trade and Industry na gawing full operation na ang ilang sektor sa general community quarantine areas. Desidido naman ng Metro Manila Council na pababain ang COVID-19 cases sa NCR hanggang katapusan ng buwan para makapag-modified GCQ na sa Nobyembre. Nagbabalita si Greg Gregorio. Suportado ng Department of Health ang unti-unting pagbubukas na ekonomiya sa gitna ng pandemya. Pero nakasalalay pa rin daw sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kung papayagan ang hiling ng Department of Trade and Industry na gawin ng 100% ang operasyon ng finance, legal, accounting at management services sector sa ilalim ng general community quarantine. This will be proposed in the IATF. It will be weighed, it will be discussed, it will be evaluated based on its merits or the advantages to our population and of course, considering all sectors of society. Ipinauubaya naman ng Metro Manila Council sa IATF ang pagdedesisyon ukol dito. Nanawagan naman sila na huwag maging kampante sa isang buwang general community quarantine ulit sa National Capital Region. Sa halip, dapat pag-ibayuhin ang pagsunod sa health protocols para malagay na sa mas maluwag na quarantine status ng NCR. Kung magtutuloy-tuloy po, ito pong ating trend, ito pong pagbaba ng ating mga cases po natin at yung recovery po natin, umaabot na po siya ng more than 90% ng ibang LGU at hopefully, with God's graces, ito pong dadating na November, baka mag-MGCC na po tayo. Para maiwasan ang community transmission, inutusan ng IATF ang mga LGU na magpatupad ng facility-based quarantine or isolation para sa returning citizens, suspect at probable cases. Papayagan ang home quarantine kapag talagang puno na ang isolation facilities. Sa ikalawang linggo naman ng Oktubre, nakatakdang magpresenta ang DOH sa IATF ng omnibus guidelines para sa testing, isolation at treatment. Isasama na rin daw rito ang mga resulta ng kasalukuyang pag-aaral ng RATM sa dalawang antigen test kits at ang pilot use ng antigen tests sa Baguio City. Naikipag-unayan din daw ang DOH sa World Health Organization kaugnay na isang antigen test kit ng South Korea na hindi pumasa sa ating local qualification pero kasama naman sa emergency list ng WHO. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5.